sense and purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. Magandang umaga po sa mga masugid naming taga-subaybay, sa mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat ng naimbitahan. Sabado na naman at mayroon na naman tayong isang napakayamang paksa na palalayain ngayon hinggil sa salita ng Diyos bilang ating pag-ebanghelyo. So, purihin ang Panginoon. Brother Russell Ben, kamusta na? Purihin ang Panginoon. Ito at nagtatamasa pa rin sa Panginoon sa aming mga kapatid, mga kakilala, mga kaibigan na masugid na taga-subaybay. Muli na naman nating matutunghayan ang panibagong paksa sa umagang ito. Yes. Kaya purihin ang Panginoon. Ang pamagat pala ng ating paksa sa umagang ito ay ang gamot sa kalungkutan. Amen. Amen. Ang ganda ng ating paksa ngayon, ang gamot sa kalungkutan. Pero bago tayo magsimula ng ating paksa, siguro napakainam na umawit muna tayo na isang himno para ma-stirred up tayo. Ha? At mag-ibigas sa darating na pamamahagi ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga speaker. So, umawit muna tayo. Amen. Hymn 322. Amen. Praise the Lord. Many weary years I vainly sought a spring, one that never would run dry. Unavailing all that earth to me could bring, nothing seemed to satisfy. Drinking at the fountain that never runs dry, drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure, I am drinking at the fountain of life. Through the desert land of sin I roam no more, for I find a living spring. And my cup of gladness now is running o'er. Jesus is my Lord and King. Hallelujah. Drinking at the fountain that never runs dry. Drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure. I am drinking at the fountain of life. Here is sweet contentment as the days go by. Here is holy peace and rest. Here is consolation as the moments fly. Here my heart is always blessed. Drinking at the fountain that never runs dry. Drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure, I am drinking at the fountain of life. Here I find a never-ending sure supply, while the endless ages roll. To this healing fountain I would ever fly, there to bathe my weary soul. Hallelujah. Drinking at the fountain that never runs dry. Drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure. I am drinking at the fountain of life. Wow, napakaganda at napaka wonderful ng ating inawit na himno. Sabi ng awitin maraming mga taon na siya ay naghanap ng isang batisa na hindi kailanman matutuyo para sa kanyang pag-inom nito, no?
at hindi na siya mauhaw muli. Tama-tama sa ating paksa, gamot sa kalungkutan. So marami talaga mga kalungkutan na dumarating sa ating buhay na kailangan talaga ito ay maibsan. Ha? At kailangan natin talaga ang pamatid-uhaw sa ating kauhawan. Brother Solben? Amen. Tama. Tama nga po, Brother OG. Kailangan natin ang pamatid-uhaw. Ang himno na ito ay tunay nga nagtitighaw sa ating kauhawan. Amen. So, bago tayo darako sa mga kapatid na magpapalaya ng mensahe, pangunahan muna po na tayo ni Brother Chito para sa maiksing pananalangin. Amen. 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 Praise the Lord. Magandang umaga, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayong umaga, muli mo kami saluhan sa aking munting panalangin sa oras na ito. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat na ang salita mo ay magiging aming mga gamot sa aming kalungkutan. Na ang gamot na ito ay hindi nabibili saan paman. Ngunit sa iyo, Panginoon, ito ay libreng ipinamamahagi mo ang iyong sarili. Kung saan ang kapayapaan at pag-ibig, Panginoon, para sa amin natatanggap ng iyong salita at nakikinig sa ebanghelyong ito, sa naisin ng iyong puso, sa makatwiran mong layunin na tamuhin ka namin bilang kapayapaan sa aming mga sarili, na nais namin makikinig at mabuksan ang aming mga puso na tanging ikaw lamang ang gamot sa aming mga kalungkutan, kabalisahan para sa araw-araw naming pamumuhay na panahon na ito na nagigipit kami, Panginoon. Panginoon, kailangan ka namin na sa aming pakikinig sa iyo, sa mga kaibigan at mga kapatid, tanging ikaw lamang ang makakagamot nito. Tanging ikaw lamang ang makakaalis nito. Sapagkat ang dalisay mong puso na salita sa loob ng matatamo naming pakikinig, na sumampalataya kami na ikaw ang Diyos na buhay, na nagbibigay sa amin ng lakas upang ang kahinaan ay maging nakabalisahan namin, ay matamuka na ikaw ang nagpapalakas sa amin at umaasa na lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito na kami ay maakit ng pakikinig ng pananampalataya na ang gamot sa kalungkutan ay walang iba, Panginoon. Ikaw mismo na salita na buhay. Kaya salamat nga, Panginoon. Hallelujah sa iyo. O Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Chito, sa madamdamin mong pananalangin. Salamat sa panalangin na ito na nakakahipo. Amen. Kaya bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng balik na nga sa mga nakaraang Sabado na topic natin. Uh-huh. Ang topic natin sa nakaraan ay ang hindi may bibigay ng internet. Amen. Maaaring ang lahat ng bagay na yan ay pwede nang magagawa ng internet. Maaaring. Yes. Marami tayong bagay na pwedeng magawa ng internet. Lahat ng libangan, lahat ng kailangan natin. Pero mayroon pa yung bagay na hindi pwedeng maibigay ng internet. Oh. Ito yung ating pakikipagsalamuha sa ating Panginoon. Amen. Hindi magbibigay ito ng internet. Maging yung ating pakikipagsalamuha na matalik sa ating mga kapatid. Amen. Kaya tunay na ng buhay ng Panginoon natin natanggap ay talagang katama-tamasang isa. At siya lamang ang makapagbigay nito at hindi ito may bibigay ng internet. So, amen. Bago tayo magsimula, may mga magsasalita sa atin. Balaw, Jay?
pwede mong yes. i-introduce natin yung mga tagapagsalita natin ngayong umaga. Amen. Oo. Para sa pagpapalaya ng panibagong paksa ngayong umaga, oh, na magbibigay sa atin ng mayamang salita, mga kamanghamanghang salita na maaring makapukaw sa ating damdamin. Okay? Amen. So sila ay sina Brother John Paul Fernandez, mm-hmm. si Brother Marlon Texon, at Amen. Pati na si ang ating kapatid na si Brother Victor Gonzalez. Amen. So pakinggan natin sila, Brother Solven, at namnamin natin ang mayamang Amen. Salamuhang kanilang palalayain. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, Amen. Mga tagapakinig, mga kaibigan na naimbita ngayon, magbukas lamang tayo ng ating mga puso at pakinggan nating mabuti ang mga ibabahagi sa atin ng mga speaker na ito. Purihin ang Panginoon, Brother Solven. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, kapatid. Sa mga manonood po at tagapakinig natin ngayong umaga, ay isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ang title nga po pala ng ating mensahe ngayong umaga ay Ang Gamot sa Kalungkutan. Purihin ang Panginoon. Siguro, lahat naman tayo ay nakakaranas ng kalungkutan, hindi ba? Walang exempted sa salitang kalungkutan. Ikaw, pag nalulungkot ka, anong ginagawa mo para maibsan nito? Marahil, kinukumbinsi mo ang iyong sarili na maging mas bukas ang kaisipan or nagbabasa ng mga aklat na nagbibigay ng inspirasyon. Nanonood ng ilang mga nakakatawang kalabas, naglalakad-lakad sa labas upang mapaniriwa, o kaya naghahanap ng masasarap na makainan. Tila maraming paraan upang makalabas sa kalungkutan. Sa kabila nito, ang mga ganitong pagtatangka ay panandalian lamang na nagpapasaya sa atin. At hindi naman talaga nagtatagal ang ganitong pakiramdam. Siguro minsan, napapaisip ka rin na kung meron isang gamot na sa kalungkutan o meron isa na laging nandyan para aliwin tayo at kayang tanggalin ang ating mga kalumbayan. Meron kayang gamot na lagi bang nariyan at maaaring inumin kahit anong oras at kahit saan. Sa Biblia, mababasa natin sa mga awit 121 na ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat kay Jehovah. Siya na siya ang gumawa ng lahat ng langit at lupa. At sinabi rin niya sa Isaiah 40 na ngunit silang naghihintay kay Jehovah ay nagpapanibagong lakas. Sila ay pailan lang na may mga pakpak na parang agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghina. Pray ng Panginoon. Sa simula, ang Panginoong Jesus ay Diyos sa lahat at ang lumikha ng sansinukob. Isang araw, pinakumbaba niya ang kanyang sarili upang magiging isang tao sa pamagitan ng pagiging ipinaglihi at ipinanganak ng isang berhen sa isang sabsaban. Siya ay nanirahan sa hinamak na lungsod ng Nazareth at lumaki sa isang bahay ng isang mahirap na karpintero. Nang siya ay 30 taong gulang na, siya ay lumabas upang ipahayag ang salita ng Diyos. Pagalingin ng mga may sakit, palayasin ang mga demonyo, gumawa ng mga tanda at kababalaghan at nagturo ng katotohanan. Siya ay kasama ng kanyang mga disipulo sa loob ng 3.5 taon at labis siya na naging mag-iliw sa kanila. Alam niya ang kanilang mga problema at natutuganan niya ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Hindi may pagkakaila na mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak. Subalit, madalas na hindi nila kayang maibigay ang anumang tulong sa kanilang mga anak kung may mga problema ang mga ito. Ngayon paman, ang Panginoong Jesus ay hindi lamang matulungin at maalalahin. Ngunit, taglay ang lahat ng kalaman at kapangyarihang pag-iisip. Siya ay namuhay, lumakad, kumain, at uminom kasama ng kanyang mga disipulo. Nalutas niya ang lahat ng kanilang mga suliranin at nagtusto sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang siya
ang kanilang doktor at nurse, kundi ang kanilang tagapagtanggol at tagapayo rin. Tunay na siya ang kanilang mga aliw. Ngayon naman, ang mga aliw na ito ay naging ang nagbibigay buhay na espiritu pagkatapos niyang dumaan sa mga proseso ng pagsasakatawang tao, pamumuhay bilang isang tao, pagkapakot niya sa krus, pagkamatay niya. Pero mga patid, hindi siya nanatili sa kamatayan, ha? Siya ay nabuhay na muli at umakyat sa mga kalangitan. At ngayon, handa na siyang tanggapin natin upang maging ating tagapag-aliw. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal kong kaibigan, kapag nararamdaman mo ang pagkulungkot at panghihina, nawa maalala mo na mayroong tulong sa iyo na siyang Panginoong Yesus. Palagi lang siya na nakabantay sa iyo. Siya lamang ang iyong gamot kapag nakakaramdam ka ng pagkalungkot, paglulumbay, or nanlulumo, at kahit pa kawala ng pag-asa. Purihin ang Panginoon. Ang susunod po na mga punto ay ipagpapatuloy po ni Brother Marlon. Amen, Brother. Amen, Brother. At sa mga panauwi, magandang umaga po. Sa paksa na ito na ang gamot sa kalungkutan, maaaring ang ilan ay uminom ng gamot na antidepressant. Maaaring ang ilan ay nagtutungo sa malalayong lugar. At maaaring ang ilan ay naghahanap ng libangan upang malunasan o magamot ang kailang kalungkutan. Maaaring ang mga bagay na ito ay nakakatulong para maibsan o magamot ang kalungkutan. Ngunit ito ay panandalian lamang, mga kaibigan. Ang tanging kailangan natin upang magamot ang ating kalungkutan o ang gamot sa ating kalungkutan ay isang kapangyarihan at isang karunungan na kung saan ito ay isang persona. Sinasabi sa 1 Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 24, sa mga iyong tinawag, kapwa, mga Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sa versikulong ito, ang mga tinawag ay tumutukoy sa mga mananampalataya na pinili ng Diyos sa kawalang hanggan. At sinasabi ng Epeso Kapitulo 1, Versikulo 4, at ang mga mananampalataya kay Kristo sa kanilang kapanahunan na binabanggit ng Gawa, Kapitulo 13, Versikulo 48. Mga kaibigan at mga kapatid, ang gamot sa kalungkutan ay isang persona na kung saan ito ay isang karunungan at kapangyarihan. Bakit? Sa tuwing may kailangan ka, darating siya sa iyo upang maging iyong bukal ng buhay para alisin ang lahat ng iyong alalahanin, gawing kalakasan ang iyong kahinaan, at gawing pagkasaya ang iyong kalungkutan. Maaaring dumarami ang mga kabalisaan sa iyong kapaligiran, pero hindi mo kailangang mag-alala. Magbukas ka lamang sa Kanya at sabihin sa Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, kailangan kita. Alam mong napakarami kong alalahanin. Paghihirap, pumasok ka, nawa sa akin. Maging aking buhay at alisin ang lahat ng aking kamalisaan. Panginoon, sa iyo matatamasa ako ang kalayaan at ang nangingibabaw na buhay. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, si Kristo ay ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay maligtas o para sa ating kaligtasan. At ang karunungan ng Diyos upang may sakatuparan niya ang kanyang plano sa atin. O purihin ang Panginoon, si Kristo bilang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa atin na isang dinamikong kalakasan at nagbibigay sa atin at nagpapanatili sa atin na kung ano tayo at kung ano ang ating ginagawa. Purihin ang Panginoon. Sa lahat ng ating mga kalagayan at kondisyon, si Kristo bilang kapangyarihan ng Diyos ay nagtataguyod sa atin na magdusa at magdala ng mga pasanin.
at tumayong matatag. Purihin ang Panginoon. Inaalalayan din niya tayo hanggang sa puntong pagiging hindi nauuga. Lord Jesus. Dahil sa kadahilan ng ito, sinabi nga ni Pablo sa Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 13, kaya kong gawin ang lahat ng mga bagay sa loob niya na nagbibigay kapangyarihan sa akin. Si Kristo bilang kapangyarihan ng Diyos ay araw-araw na nagbibigay at nagpapanatili sa atin sa pamamagitan ng kanyang dibinong pamamahal. Purihin ang Panginoon. Si Kristo bilang karunungan ng Diyos ay dumadaloy na walang patid mula sa Diyos tungo sa ating espiritu upang maging ating kasalukuyan at praktikal na karunungan sa ating karanasan. Kaya habang naharap tayo sa ilang mga problema, napagtanto natin na hindi natin alam kung paano ito harapin. Dapat natin gamitin si Kristo bilang ating karunungan. Kung mananatili tayo sa Panginoon upang tanggapin ang kanyang pamamahagi, mailalalim siya sa loob natin bilang ating karunungan upang harapin ang lahat ng uri ng suliranin at mga bagay. Ito ay upang magamit si Kristo bilang ang karunungan sa ating pang-araw-araw na buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya ang karunungan na ito ay nagmumula sa ating espiritu, sa ating kaibuturan, bunga ng ating pagtatamasa kay Kristo, bunga ng pananampalataya at paglapit natin kay Kristo. Araw-araw at oras-oras, dapat tayong mamuhay sa pinaghalong espiritu kung saan nananahan ang Panginoon bilang ang espiritu ang nagbibigay buhay. Sinasabi nga ng ikalawang Timoteo, versikulo 4, kapitulo 4, versikulo 22, sinasabi dito na nawa sumainyong espiritu ang Panginoon. Nawa sumainyo ang biyaya. Kaya sa tuwing tayo ay lumalapit sa Panginoon, binibigay natin ang ating mga kalungkutan sa ating pagpunta sa malalayong lugar, paghanap ng libangan, kaugnayin natin ang Panginoon. Sa ganitong paraan, siya ay nagiging kapangyarihan sa atin. Siya ay nagiging karunungan sa atin upang magamot ang ating kalungkutan. Purihin ang Panginoon. Dadagdagan ng ating kapatid na si Brother Victor upang higit pa na mapayaman ang mensahe nito. Magandang umaga po. Amen. Salamat sa Panginoon, Brother Marlon, sa iyong mayaman, marinaw, na paglalahad hinggil sa maraming iba't ibang panig ng karunungan ng ating Diyos. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ako rin po ay nagagalak sa aking puso dahil sa karunungan ng Diyos, pinabatid sa atin o ibinigay sa atin itong gamot na ito para sa kalungkutan. At itong gamot po na ito ay hindi po natin mabibili sa generika o sa mercury drug, kundi ito po ay matatagpuan lang lamang natin sa ating Panginoon at maging sa kanyang salita. Salamat sa Panginoon. Kanina, pinahayag nating kapatid na ang gamot sa kalungkutan na ito, nais ko lamang pong pagtibayin yung kanilang isinalamuha, lalo na po sa pagsasalita ng paghihikayat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Dito po sa chapter 4 ng Aklat ng Pilipos, verse 6 and 7, sabi po niya, hayaan niyo po, nabasahin ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na dimasayod ng kaisipan ang mag-iingat
ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip sa loob ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, matatagpuan lang natin itong gamot na ito sa loob ng ating Panginoong Jesus. So, siya mismo ang gamot sa kabalisahan, gamot sa kalungkutan. Praise the Lord! At yung kapayapaan ng Panginoon na pangako niya na di masayod ay ipagkakalob sa atin. Sino po ba ang hindi nababalisa? Sino po ba ang hindi nalulungkot? Ako rin po ay hindi ligtas sa bagay na ito. Pero purihin ng Panginoon, dahil sa kanyang karunungan, binigyan niya tayo ng gamot sa kalungkutan na ito. Hallelujah! Kaya salamat sa Panginoon na itong pananalita dito sa Kapitulo 4, versikulo 6, maging doon sa versikulo 4, sabi po kasi niya doon, manggagala kayong lagi sa loob ng Panginoon. Para bagang ito yung mga kautusan ng Panginoon sa atin na dapat nating gawin. Ano yung utos niya? Magalak tayo. Hindi naman niya sinabing malungkot ka. Hindi naman niya sinabing mabalisa ka. Ang sabi ng Panginoon, manggagalak kayong lagi. Huwag kayong mabalisa. Diba? Ito yung utos ng Panginoon. Kaya manampalataya lamang tayo. Kaya salamat sa Panginoon na meron siyang ganitong pagsasalita sa atin. Na kapag pinanampalataya na natin itong salita ng Panginoon, bagamat yung mga sitwasyon, sirkumstansya, o yung mga nasa paligid natin, lalo na sa panahon natin ngayon na pandemya, na andyan pa rin, pero hindi tayo naapektuhan. Diba? Kundi tayo ay nagpapasalamat pa sa Panginoon, nagagalak pa sa Panginoon. Kasi sabi pa nga niya sa Thessalonica, diba? Sabi niya doon, always rejoice, unceasingly praise, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for all of us. Kaya itong mga salita ng Panginoon na ito na nakapagbibigay gamot o tustos sa atin para hindi natin maranasan itong mga kalungkutan, itong mga kabalisahan, itong mga bagay na gumugulo sa ating kaisipan. Bakit? Kasi yung pangako niya na kapayapaan na di masayod ng ating kaisipan ang mag-iingat sa ating mga puso at ang ganun din sa ating mga pag-iisip. Kangino? Sa loob ni Kristo Jesus. Kaya salamat sa Panginoon, mga kaibigan, nais mo ba maranasan ang isang buhay na walang kabalisahan? Isang buhay na hindi nakadarama ng kalungkutan? Praise the Lord! Dapat tanggapin mo lamang ang Panginoon. Manampalataya ka sa Kanya, ganun din sa Kanyang salita. At kapag ginawa mo ito, check na check, yung pangako ng Panginoon ay ipagkakalob sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon ngayong umaga. Natanto ng bawat isa sa atin na meron palang gamot sa kalungkutan na ito. Merong gamot sa lahat ng mga suliranin na nararanasan ng bawat isa sa atin. Kaya sa ganang akin, meron din akong ganitong karanasan na manampalataya sa Panginoon, maniwala sa Kanyang salita. Kaya hinihikayat kita, kaibigan, ngayong umaga na manampalataya sa Panginoon at maniwala sa Kanyang salita. Diba, sabi niya, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kaya panghawakan natin itong pangako ng Panginoon na ito, na tayo ay lumapit lamang sa Panginoon, manalangin, dumaing, at kung ano man yung ating mga kahilingan, ay idulog natin sa Panginoon.
at siya na Diyos na magbibigay sa atin ng kapayapaan na dimasay na ating kaisipan ay ipagkakalob sa atin. Kaya salamat sa Panginoon ngayong umaga at salamat sa inyo mga kaibigan sa inyong pagpapaunlak sa umaga na ito. At naniniwala ako na kung ikaw ay meron kayong pananampalataya sa Panginoon at paniniwala sa kanyang salita, tiyak na tiyak, mararanasan mo rin ang isang buhay na walang kabalisahan, na walang kalungkutan, kundi lagi ka na lang nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon at nagagalak sa ating puso. Kaya purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa mga speaker natin na nagpalaya ng mensahe, Brother John Paul, Brother Marlon at Brother Victor. Talagang napakalinaw ng inyong isinalamuha hinggil doon sa ang gamot sa kalungkutan. Tunay nga, kailangan natin ng taga-aliw pag tayo ay nasa panahon ng kalungkutan. At ganun din, kailangan natin ng karunungan at kapangyarihan kung paano tayo makakakawala sa mga kalungkutang ito. At lalong-lalo na, yung ating pananalangin sa Panginoon na may pasasalamat at bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi maaarok ng isipan ng tao. O tunay na may gamot pala sa kalungkutan. At ang gamot na ito ay hindi mo na kailangan bilhin pa sa butika. Kung hindi, mai-enjoy mo siya every day. Okay? So, Brother Solben, sa ating pagpapatuloy, ano ang ating susunod na gagawin? Amen. So, Brother OG? Yes. Darapo naman tayo sa mga mabibigay ng patutuwa tungkol sa kanilang karanasan sa bagay sa ating paksa ngayong umaga. Amen. Kanunahan po tayo ng mga kapatid na sina Sister Ken Aquino, Sister Ken Daef, and Brother Edward Daef. Amen. Yes, pakinggan natin. Magandang umaga. Ako si Sister Ed. Lahat ng tao ay tumaranas ng kalungkutan. Ako din ay hindi accepted sa ganitong karanasan. Nung namatay ang aking tatay, ako ay dumanas ng matinding kalungkutan. Nung ako ay nakatapos ng pag-aaral at ng trabaho, pakiramdam ko na ako ay bigo sa aking career. Kaya ako din ay maranas din ng kalungkutan. Maging ang aking buhay may asawa ay may bahid din ng kalungkutan. Nung una, dati-rati, hindi ko alam paano mapapawi ang kalungkutan na ito. Ang tanging kong paraan ay mag-aliw sa pamamagitan ng panonood ng sine o manood ng mga entertainment sa television. Minsan naman, nagpupunta ako sa aking mga kaibigan para makapagkwentuhan at para ako din ay maaliw. Ganun din na window shopping. And then hanggang sa dumating din sa point na ginawa kong busy ang aking sarili sa trabaho. Para pag-uwi ko ng bahay, ako ay pagod na at hindi ko na maramdaman ang kalungkutan. Subalit, pagising sa umaga, muli kong nararamdaman ang aking kalungkutan. Ito ay marahil mali ang aking paraan. Mali ang kinukuha kong gamot para mapawi ang aking alalahanin at ang aking kalungkutan. Nung ako ay nadala sa buhay eklesiya at nagkabayan ng mga kapatid na magtamasa sa Panginoon, unti-unti natutunan ko na ang gamot sa kalungkutan ay isang persona. At ito ay ang Panginoon Jesus. Sa ngayon, dumadanas pa rin ako ng mga kalungkutan. Marahil sa mga sitwasyon sa pamilya, problema sa mga anak, o minsan maging alalahanin din sa aming maliit na negosyo. Maging ang kapakanan at future ng aking mga anak ay aking hindi inaalala.
So, minsan nagdadala din ito ng kalungkutan sa akin. Subalit this time, iba na ang aking paraan na nakuha ko na ang tamang gamot para ako ay maligtas at mawala sa sitwasyon ng kalungkutan. Ito ay ang Panginoong Jesus. Sa tuwing binabalin ko ang aking kaisipan sa kanyang salita, at ako din ay nakikinig ng mga himno tungkol sa Panginoon. Nag-a-attend din ng mga konferensya at minsan nakikinig ng mga messages ng nagmula sa iglesia. Natatamasa ko ang Panginoon bilang ang kasiyahan sa aking puso. Unti-unti ang kalungkutan ay napapawi at napapalitan ng kasiyahan, ng kasiyahan sa aking puso. Unti-unti nawawala ang aking alalahanin at napapalitan ng kapayapaan. Dito ko napagtanto na ang gamot sa kalungkutan ay isang persona. At ito ay ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Mga kaibigan na naanyayahan sa lahat pong nakikinig at nanonood ng ating ebanghelyo ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na tayo po ay napalaya upang mapakinggan natin ang napakayamang ebanghelyo ngayong umaga. Purihin din po ang Panginoon na kami po ay nabigyan ng pagkakataong mag-asawa upang ibahagi sa inyo ang aming karanasan kung paanon namin nararanasan ang Panginoon bilang gamot sa aming kalungkutan. Lalo na ang aking asawa ay nagtatrabaho sa malayo. Amen. Amen, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon ulit. So, sa pag-aasawa namin, sa 8 taon na naming pag-iisang dibdib sa Panginoon, mas maraming panahon na ako ay malayo or kami ay malayo sa isa't isa. Mas madalas po ako nasa barko kasi hindi pa po kami nag-aasawa, nagtatrabaho na po ako sa barko. Siguro, yung mga kapatid na tulad ko, OFW din, or yung mga nagtatrabaho malayo sa pamilya nila, mayroon tayong mga kaparehong kalungkutan tuwing malayo tayo sa kanila. Amen. Amen. Isa po sa karanasan na pinakamahirap ang masasabi ko sa buong buhay ko o yung pinakamalungkot na yugto sa aking buhay ay yung paalis na po ako upang sumampa ulit na barko. Tapos si sister ay nagbuntis po. Noong mga time na yun, nasa 4 months po siyang buntis. So, wala akong choice sa mga panahon na yun kasi naka-line up na ako at naka-pirma na po ako ng kontrata. So, mga kapatid, wala pong kasing lungkot ang nararamdaman ko yung mga time na yon kung saan maalala ko, pinasakay niya ako ng jeep. Nakikita ko siya, alam ko malungkot siya. Tinatanong ko sa sarili ko, kakayanin ba niya? Pero mga kapatid, natuloy po ako, sumakay po ako ng barko. Praise the Lord. Amen. Kasi ika nga na ang Panginoon ay nasa atin. Amen. Sa anumang sitwasyon o katayuan natin sa buhay. Amen. Isa pang may share ko sa inyo, nung natapos kami mag civil with, binigyan ako ni sister ng Bible verse na nasa wallet size. Ang sabi niya, i-memorize ko daw yon, mga kapatid. Philippians 4:6. Amen. Naalala ko ang sabi sa Philippians 4:6, in nothing be anxious. Amen. But in everything by prayer and petition. Amen. With thanksgiving let your prayers be made known to God. Amen. So mga kapatid, sa tuwing nasa barko ako at saka nakakaranas ako ng mga kalungkutan kasi halo-halo. Kalungkutan dahil namimiss mo yung pamilya mo. Mahirap yung trabaho. Basta lahat-lahat na nandun na, makikita mo yung paligid mo, dagat, wala kang makitang isla, wala kang makitang kapabarko.
sa halos araw-araw ang makikita mo pare-parehas na mukha. Pare-parehas ang ginagawa nyo, tulog, kain. So, although masaya kasi may trabaho pa, pero sa kabila nun, nandun yung pangungulila, yung kalungkutan na gusto mo makapiling yung pamilya mo. Amen. Pero salamat sa Panginoon kasi sa panahong mga katulad nun, pinanghahawakan ko yung Philippians 4:6, mga Amen. Kapatid. Sa barko po, napakarami pong pwedeng mapaglibangan. Tulad ng sports, movies, mga gatherings. Pero ito mga kapatid, ito pala ay mga pansamantalang Amen. Lunas ng ating mga kalungkutan pala. Amen. Mga kapatid, ang tunay na comforter po natin ay ang Panginoon. Amen. Ang kanyang mga salita. Amen. At hayaan natin bukas ang ating espiritu sa kanyang pagsasalita. Amen. Ito po ay nagdudulot ng pangmatagalang gamot Amen. Ng ating mga kalungkutan. Sa sarili ko pong eksperyensya, ito po ay nagsasanhi po para sa akin na magkaroon ng pag-asa. Amen. Pag-asang makasama ko ulit ang pamilya ko. Sa madaling salita, ito po ang nagbibigay sa akin ng pangmatagalan na solusyon ng kalungkutan. Amen. Ang magkaroon ng pag-asa sa Panginoon. Amen. Amen. May mga pagkakataon din po na may mga kasama kami sa barko na nag-organize ng sa tuwing linggo, nag-organize ng mga Bible verse reading, tapos isishare yung mga na-enjoy nyo sa verse na yun. At mga kapatid, makikita po namin sa isa't isa yung kasiyahan. Amen. Hindi man na kasiyahan na magsisigawan sa kasiyahan, pero makikita mo sa puso, sa mukha ng mga kasama ko. Amen. Sa tuwing nagkakaroon kami ng mga gayon. So mga kapatid, salamat sa Panginoon. Amen. Kasi sa kabila man ng mga karanasan namin ni sister, simula nung kami nag-asawa pa, Ika nga, all things work for good. Amen. Salamat sa Panginoon. So, sa panghuli po, i-share ko lang po yung verse John 14, verse 15 to 17. Amen. Ang sabi po, if you love me, obey my commandments. Amen. And I will ask the Father, and He will give you another advocate. Amen. Who will never leave you. Amen. He is the Holy Spirit. Amen. Who will lead you into all truth. Amen. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. Amen. But you know Him because He lives with you. Amen. And later on, will be on you. Amen. So, salamat mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Yes, salamat sa Panginoon. Amen. Nabanggit nga ni Brother kanina na kami ay 8 taon na yung nagsasama. Amen. Tuwing siya ay umaalis, ang aking bukang bibig ay okay lang yan, masasanay din tayo. Okay lang yan, sanay na ako. Okay lang yan, basta may internet, makapag-usap din tayo. Okay lang sa akin kasi kasama ko ay yung aking anak, maibsan yung aking kalungkutan. Yung mga salitang yun ay ang aking madalas na ginagamit para ako ay ang aking kalungkutan ay maibsan. Pero sa loob ko ay meron pa rin kalungkutan na hindi matatago. Kaya salamat sa Panginoon na tilabaga kinocomfort ko lang ang aking sarili para maibsan ang kalungkutan na aking nanamdaman. Na ito din ay nagsasanhi sa akin na ako ay mabalisa. Lalo na kapag ang aking anak o ang aming anak ay may nararamdaman o may sakit na kung saan kailangan ko ng katuwang, kung ano ang aking dapat gawin. O minsan naman si brother, nagsasabi siya kapag kausap ko siya, sabi niya na pagod na siya, gusto na niyang umuwi. Ito ay nagsasanhi sa akin na malungkot. Pero salamat sa Panginoon na siya ay dumating sa atin bilang espiritu upang magbibigay buhay sa atin at
magtutustos sa atin para maibsan ang ating mga kalungkutan. Sabi nga dito, paano ba ako makakaiwas sa ganong kalungkutan? Ano ba ang mga dapat kong gawin? Sa ating mga natural na sarili, tayo ay gumagawa ng mga pansamantalang kaligayahan or mga kinakabisihan para lang maibsan yung kalungkutan na yon. Pero purihin ang Panginoon na yun ay pansamantala lamang. Meron tayong natanggap na panghabang buhay na tumutugon o sumasagot sa ating mga kalungkutan. Kaya sabi niya sa John 14:1, huwag magulumihanan ang iyong puso at magsisampalataya kayo sa Diyos. Amen. Maging sa awit 91:15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasakluluhan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Walang ibang nais ang Panginoon, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay nalulungkot, kailangan lang nating tumawag sa pangalan ng Panginoon, lumapit sa kanyang salita, maging bukas ang ating mga puso upang siya'y makagawa sa atin at mararanasan natin siya bilang tunay na gamot sa ating kalungkutan. Siya ay dadating bilang bukal ng buhay upang pawiin ang ating mga kalungkutan. Kaya sabi din niya sa 1 Pedro 5:7, na iyong ilagak sa kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa akin, nagmamalasakit sa inyo, at nagmamalasakit sa ating lahat. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon na natanggap natin siya bilang Espiritu na gamot sa ating kalungkutan. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa mga patotoo ng mga kapatid nila si Sister Edna, Sister Yenyen, at maging si Brother Edward, na talaga namang ang kanilang mga pagdarana sa ating Panginoon ang nagpakita na ito ang gamot sa mga kalungkutan na dumarating sa ating buhay. So, amen. Salamat mga kapatid sa mga binahagi niyong mga karanasan niyo at patotoo na talagang nagbigay pagpapatibay sa ating mensahe. So, tunay nga na sa pinalayang mensaheng ito, nakita natin na ang kalungkutan ay hindi natin maiiwasan. Talagang sa lahat ng panahon, sitwasyon ng ating buhay, dumarating at binibisita tayo ng mga kalungkutan sa buhay natin. Pero ang maganda nun, meron tayong gamot. At ang ating Panginoon, iniwanan tayo ng isang taga-aliw. At ang taga-aliw na ito, alam nating lahat na kapag tayo ay nalulungkot, hindi ba, kailangan natin ng taga-aliw. At ang taga-aliw na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen. So, purihin ang Panginoon, ang gamot na ito ay kailangan nating tamasahin lagi. At sa pamamagitan ng pagtatamasa natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, pag may dumarating na kalungkutan, meron tayong taga-aliw. Purihin ang Panginoon, Brother Solben. Amen. Tunay nga na ang ating Panginoon lamang ang tunay na gamot sa ating kalungkutan. Right. Siya ang ating tunay na mga aliw, Brother OG. Amen. Siya yung ating tunay na doktor, maging nurse, kung tayo ay mayroong sakit, kung tayo man ay may mga suliranin, siya yung ating tagapagtanggol. Siya ang lahat-lahat para sa atin. Siya ang tunay Amen. Na mga aliw. At Amen. Hindi lamang yun ang ating Panginoon bilang ating mga aliw. Siya rin ang ating karunungan at siya din yung kapangyarihan. Amen. Ang kapangyarihan, ito yung kanyang kaparaanan. At ang karunungan, ito yung kanyang kaparaanan na may sa katuparan kung ano niyang ang kanyang naisin sa atin. Amen. Kaya kailangan lamang natin lumapit sa ating Panginoon bilang ang kasagutan ng ating mga suliranin. Lalo na sa ating mga kalungkutan. Amen. Kaya, kung matanto lamang natin na ang Panginoon natin ang napapalot na lahat na isa, pupurihin natin ang Panginoon at talagang lalapit tayo sa Kanya at maglaan tayo ng Panginoon para kaugnayin ang Panginoon. Dahil siya lamang ating tagapag-aliw, siya yung ating kapangyarihan at siya yung ating tunay na karunungan. Amen. Amen. Yes, purihin nga ang Panginoon. Kapag ka talaga mayroon tayong mga kapanglawan sa buhay, mga kalungkutan, mga pagdadalamhati, hindi lang siya ang ating taga-aliw o ang Panginoon ngayon.
siya din ang ating karunungan at siya din ang ating kapangyarihan. Malino na sinabi nga ito sa 1 Corinto 1:30 sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyano, sa mga nakatanggap ng buhay ng Panginoon, sa mga nanampalataya sa Kanya. Si Kristo ang ating karunungan. Amen. At bilang yon sa 1 Corinto 1:24, siya ang ating karunungan, ang karunungan ng Diyos, at siya rin ang ating kapangyarihan bilang ang kapangyarihan ng Diyos. Tunay nga, no? Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, sa Kanyang presensya, ha? Nagkakaroon tayo ng pagkakataong matamasa kung ano siya tungo sa loob natin. At ang nagustuhan ko dito, ang Kanyang presensya, pagka tayo lumalapit sa Kanya, nawawala talaga yung ating mga kalungkutan, mm-hmm. yung ating mga kapigatian, yung ating mga suliranin, mga alalahanin, kapag lumalapit tayo sa salita ng Panginoon. Lalo na kapag kayong mga dumadalo tayo sa mga katulad nitong mga pagpupulog hinggil sa salita ng Diyos. Hindi ba? Nagkakaroon tayo ng karunungan kung paano natin i-handle ang mga sitwasyon sa ating buhay. Kaya, mga kaibigan, mga tagapakinig, ang ating gamot sa kalungkutan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang ating tagaaliw. Pag binasa mo ang kanyang salita, nanampalataya ka rito, tiyak na tiyak, magkakaroon ka ng kaaliwan. At hindi lang yon, magkakaroon ka din ng karunungan para isagawa at magkakaroon ka ng kapangyarihan. Para na sa ganon, ang iyong kalungkutan ay mahalinhan ng kagalakan. Tunay ang salita ng Panginoon kailanman, hindi ilipas. Lahat ng bagay sa mundo lilipas, pero ang kanyang salita mananatili magpakailanman. Kaya talagang kailangan nating manampalataya sa salita ng Panginoon. At kung dumarating sa atin ang mga kapigatian, mga kalungkutan, yung isang gamot na binanggit sa atin ng huling speaker, talagang tumitimo sa puso ko, ang kailangan pa lang natin, huwag tayong mabalisa. Amen. Pagkatapos, sa pamamagitan ng panalangin at pagdaing ng may pasasalamat. Amen. Ipaalam natin sa Diyos yung ating mga naisin at pagkatapos ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ha? Ang magbabantay, mag-aalis sa atin sa mga kalungkutan ito. Yung kapayapaan niya na hindi kayang awukin ang kaisipan ng tao. Kaya, Brother Sulben, ang gamot pala sa ating kalungkutan ay ang matanggap natin ang ating Panginoon Hesukristo, matamasa natin siya, paniwalaan natin, magdepende tayo, at lagi tayong sumangguni sa Kanya sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng kagalakan. Right. Ang buhay na kamangha-mangha, ha, isang makadiyos na buhay, isang makalangit na buhay dito sa lupa. Mm. O anong mga salita ng katotohanan na pinalaya sa atin ngayong umaga. Amen. Brother Sulben? Amen. Kaya tama nga, Brother OG, ano? Kaya sabi ni Apostol Pablo, yes. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa loob niya na nagbigay kapangyarihan sa atin. Amen. Sa ating kalagayan, sitwasyon, mga kaibigan, mga kapatid na naimbitahan sa umagang ito, kumilaman natin si Kristo bilang ating sekreto. Amen. Kumilaman natin ang lahat ng bagay sa loob ni Kristo dahil siya yung isa na makapangyarihan. Amen. Kumilaman siya yung ating tagapag-aliw, siya yung ating karunungan, at siya yung ating kapangyarihan. Amen. At dapat matanto natin, Brother OG, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Panginoon natin ay dumaan sa hakbangin, siya ay namatay at nabuhay na muli, at siya ay naging espiritong nagbibigay buhay. Amen. Maging bukas lamang tayo. Ang tanging pinakasusi dito ay maging bukas lamang tayo sa Kanya upang siya ay ating matanggap at may pamahagi niya kung ano siya sa atin. Amen. At siya ang tunay na kasagutan ng ating mga kalungkutan. Yes. Bukas lamang tayo sa Kanya, at matanggap natin kung ano siya bilang ang napapalob na lahat na isa na may padalo niya kung ano siya sa atin at tiyak na siya tala yung kasagutan ng lahat ng ating mga kalungkutan.
Amen. Kaya pinuhin ang Panginoon sa Kristo na ito bilang ang lahat-lahat sa atin. Brother, amen. Yes. Amen. Nabanggit mo, Brother Sulben, na siya na ngayon ay ang Espiritong nagbibigay buhay na natanggap natin. Right. At ang maganda noon, bilang ang Espiritong nagbibigay buhay, binanggit din ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ng Juan, sa 63, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ibig sabihin, pag lumapit tayo sa salita ng Panginoon, natatanggap natin ang Espiritu at ang buhay na nagiging gamot sa ating kalungkutan. Purihin ang Panginoon. Kaya kailangan natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Kaya ako, ang naging gabay ko, yung sinasabi niya sa Unang Tesalonicas 5:16 hanggang 18. Amen. Magala kayong lagi. Amen. Always rejoice. Unceasingly pray. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. Purihin ang Panginoon. O, mga kaibigan, ha? Nakita nyo ba ang gamot sa kalungkutan? Mga kapatid, ang gamot sa kalungkutan ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Hindi mo na kailangan pang bumili ng gamot sa Mercury Drug kung ikaw ay nalulungkot. Ha? Tumawag ka lamang sa pangalan ng Panginoon. O Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, para sa pagbubuod, Brother Sulben, ang buong paksa na pinalaya ngayong umaga, meron tayong hinandang maikling video clip. Ha? Right. Panoodin natin. Mga kaibigan, mga kapatid, mga naimbitahan, mga masugid na taga-subaybay, panoorin natin at mas ma-enjoy natin ang mensaheng ito. Amen. Okay. Sulben? Sa mga nahuli po, pumasok sa ating pangumagang pag-ibanghilyo, mabubuod po natin ang mensahe na ito sa pakikinood na, sa panunod natin ng maiksing video clip na ito. Tayo na at panoorin natin. Amen. Amen. Ang gamot sa kalungkutan. Ano ang kadalasang ginagawa mo sa tuwing wala kang sigla at nalulungkot ka? Marahil kinukumbinsi mo ang iyong sarili na maging mas bukas ang kaisipan. Naglalakad-lakad sa labas upang mapanariwa. Nagbabasa ng mga aklat na nagbibigay inspirasyon. Nanonood ng ilang nakakatawang palabas. Bumabalik sa iyong sarili. Naghahanap ng isang bagong direksyon para sa iyong buhay at gumagawa pa ng detalyadong plano sa buhay. Tila maraming paraan upang makalabas sa kalungkutan. Sa kabila nito, ang mga ganitong pagtatangka ay panandalian lamang na nagpapasaya sa atin at hindi naman talagang nagtatagal ang ganitong pakiramdam. Mayroon bang gamot sa kalungkutan ng tao? Kung mayroon lang, sana ay may isang nagbibigay buhay na lunas na pwedeng idagdag sa ating katauhan. Mayroon bang gamot na laging nariyan at maaaring inumin kahit anong oras at kahit saan? Sa Biblia, mababasa natin sa mga awit 121 na ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat kay Jehovah na siyang gumawa ng langit at lupa. At sinasabi naman sa Isaias 40 na, ngunit sila naghihintay kay Jehovah ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Mga minamahal na kaibigan, kapag nararamdaman mo ang pagkalungkot at panghihina, nawa maalala mo na mayroong tutulong sa iyo na siyang ang Panginoong Jesus. Palagi kanyang binabantayan. Siya lamang ang iyong gamot kapag nakakaramdam ka ng pagkalungkot, panlulumbay, at kahit pa kawalan ng pag-asa. Sa tuwing may kailangan ka, darating siya sa iyo upang maging iyong bukal ng buhay para alisin ang lahat ng iyong alalahanin, gawing kalakasan ang iyong kahinaan, at gawing pagsasaya ang iyong kalungkutan. Maaring dumami ang mga kabalisahan sa kapaligiran mo, pero hindi mo kailangan mag-alala. Magbukas ka lamang sa Kanya at sabihin sa Kanya, Panginoong Jesus, kailangan kita. Alam mong napakarami kong alalahanin at paghihirap. Pumasok ka nawa sa akin, maging aking buhay
at alisin ang lahat ng aking kabalisahan. Panginoon, sa iyo, matatamasa ko ang kalayaan at ang nangingibabaw na buhay. Kapag lumapit tayo sa Panginoong Jesus sa ganitong paraan, siya bilang ang bukal ng buhay ay magtutustos sa atin ng walang patid upang gawing puno ng buhay ang ating pamumuhay. Higit pa rito, mapapanibago din ang ating lakas, gaya ng mga agila na pumapailan lang gamit ang mga pakpak upang makalayo mula sa makalupang kaabalahan, pagkagapos at kabiguan, kaya makakapailan lang tayo sa kalangitan at mararanasan natin ang humihigit sa lahat na kalayaan. Napakaganda ng pinakita sa ating video clip na talagang ibinuod yung mensahe, yung paksa na pinalaya sa atin ngayong araw na ito ng tatlong speaker at binigyan patotoo ng ating mga kapatid. Right. So, uwiin ng Panginoon, isang oras na naman ang lumipas. Talagang kapag ka nasa presensya ka ng Diyos, hindi mo namamalayan ang bilis-bilis ng panahon ng oras. Di ba? Right. So, Brother Sulben, mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga kapatid, mayroon mga response form na ipapadala sa mga naimbitahan ng inyong mga nag-imbita sa inyo. Okay? Pakifilapan lamang ito. Isulat lamang kung mayroon kayong nais na talakayin sa mga susunod na darating na ebanghelyong pagpupulong nating ito. Ganun pa man, maaaring meron kayong mga katanungan o maaaring meron kayong gustong linawin o gusto nyo kaming kaugnayin. Kami ay ready para sagutin at tugunan ang inyong mga katanungan. Meron kaming website. Ito ay nasa churchincaloocan.org. Makikita natin doon. At meron din tayong Gmail, churchincaloocan@gmail.com. Actually, naka-post naman ito sa screen. And then, meron din tayong Facebook page, The Church in Caloocan. Ngayon, nais nyo din kami makaugnay sa pamamagitan ng telepono. Meron din po kaming landline, 02-8293-9960. At landline 02, okay, 8362-0796. Hintayin po namin ang inyong pakikipag-ugnay. Okay, Brother Salben. Amen. Wala. Tama nga, Brother OG, parang ang bilis ng oras. Hindi natin naman natin pag tayo nag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Amen. Tapos na naman ang isang oras ng pang-umagang pag-ibanghelyo. Pero bago natin makalimutan, abangan po natin ang susunod na paksa na ating tatamasahin sa susunod na Sabado. Uh-huh. Mayroon po siyang pamagat na bakit lagi kong naramdaman ang labis na kaungkagan sa loob. So huwag po tayong magpaliban at abangan po natin ang paksang ito para sa susunod na Sabado. Amen. At mga akinig, taga-subaybay at mga naimbitahan sa umagang ito, bago po tayo tapos sa pang-umagang pag-ibanghelyo, aawitin po muli natin ang himno na ating inawit kanina, ang himno 322. Amen. At pagkatapos na po ang himno na ito, ito ay hudyat na rin ang pagkatapos ng pang-umagang pag-ibanghelyo natin ngayon. Amen. Kaya salamat sa inyong masugid na pagsusubaybay sa umagang ito, Brother OJ. Amen. Muli, makikita muli tayo sa susunod na Sabado. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Yes, purihin ang Panginoon. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. At nawa, amen, hindi natin makalimutan. Ha? Yung 1 Thessalonians 5:16-18, always rejoice, unceasingly pray, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Bye-bye. Amen. See you again next Saturday. Next Saturday. Amen. Same time. Amen. Praise the Lord. Many weary years
years I vainly sought a spring, one that never would run dry. Unavailing all that earth to me could bring, nothing seemed to satisfy. Drinking at the fountain that never runs dry, drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure, I am drinking at the fountain of life. Through the desert land of sin I roam no more, for I find a living spring. And my cup of gladness now is running o'er, Jesus is my Lord and King. Hallelujah. Drinking at the fountain that never runs dry, drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure, I am drinking at the fountain of life. Here is sweet contentment as the days go by, here is holy peace and rest. Here is consolation as the moments fly, here my heart is always blessed. Drinking at the fountain that never runs dry, drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure, I am drinking at the fountain of life. Here I find a never-ending sure supply, while the endless ages roll. To this healing fountain I would ever fly, there to bathe my weary soul. Hallelujah. Drinking at the fountain that never runs dry, drinking at the fountain of life am I. Finding joy and pleasure in abounding measure, I am drinking at the fountain of life.